Mukha ngang sobrang yayaman ng mga idol etong si Jordan Poole. By next season kasi mga idol ay maaari nang matapos ang 4-year 10 million rookie contract ni Poole. At ayon nga dito sa report na ito mga idol, ang maaaring minimum nga daw na i-offer na itong team ng Golden State Warriors sa kanyang contract extension ay 4 years 100 million times 10 na mas malaki mga idol kaysa sa kanyang rookie contract. Kaya naman siguradong matutuwa yan si Jordan Poole. Tapos minimum pa lang yung pinag-uusapan natin mga idol. Maaari pa ngang umakyat yan. Maaari ngang pumunta pa yan mga idol sa 118 to 125 million in 4 years. At kung ako nga mga idol ang team ng Golden State Warriors ay bibigay ko kaagad ang contract extension na hingin ni Jordan Poole. Dahil mga idol sa ating nakita nga mga idol sa kanya na itong nakaraang season na talagang bright future ang naghihintay sa kanya. Sky is the limit nga mga idol para sa batang ito. Kaya sigurado yan mga idol, hindi masasayang yung ibabayad sa kanya ng team ng Golden State Warriors. At kung magresulta pa nga ito to more championship para sa team ng Golden State Warriors mga idol, ay siguradong willing at masaya ngang bibigyan na itong ang team ng Warriors etong si Poole ng malaking kontrata. Pero anyways nga mga idol, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba saan nyo nakikita itong si Jordan Poole, ang kanyang future dito sa NBA? Sa tingin nyo ba mga idol, magiging all-star level player siya? O kaya naman, kayaanin niya na maging superstar or maging franchise player nga netong team ng Golden State? Komento nyo lamang mga idol ang inyong prediksyon dito nga sa future ni Jordan Poole sa Warriors. At sa ating next balita naman mga idol, pag-usapan nga natin itong si Jimmy Butler. Hindi pa nga rin daw kasi siya nakaka-move on sa kanilang Eastern Conference loss laban sa Boston Celtics. Hindi pa nga daw siya ready pag-usapan ang basketball mga idol dahil nga daw emotional pa rin siya hanggang ngayon sa kanilang pagkatalo. Masakit pa nga rin parang kay Jimmy Butler ang kanilang naging Game 7 loss. At sino ba naman ang hindi masasaktan doon? One shot away na lang sila mga idol para sa NBA Finals. Kaso namin tis ni Jimmy Butler. Tapos yung mga ibang NBA fans mga idol, siguro ibang mga Heat fans na rin ay nasisi si Jimmy Butler kung bakit niya nga raw tinira yun. Kaya naman maiintindihan natin kung bakit ba sakit pa rin kay Butler ang kanilang pagkatalo. Wala pa rin kasing isang buwan mga idol ang nakakalipas. Kaya siguradong sariwa pa rin yan sa pag-iisip na ito nga ni Jimmy Butler. Pero ang good news naman dito sa bad news na pahayag nga ni Jimmy Butler ay kitang kita mo na gustong gusto niya ngang mapanalo ang kanyang team na Miami Heat at dalhin muli sa NBA Finals. Pero anyways ka mga idol, pag-usapan natin ang ating next balita na patungkol sa Indiana Pacers. Nag-uusap na nga sila kasi na ititrade nga daw nila itong si Malcolm Brogdon at pati na rin si Miles Turner dahil rebuilding mode na sila mga idol at gusto nila ng cap space dahil sa dalawang player nga lang to mga idol ay 40 million na ang kinakain sa anilang salary cap. Kaya naman mga idol, sari-saring trade rumors na ang naglabasan about nga sa possible destination neto ni Brogdon specifically. At ang mga nangungunang pangalan nga dyan ay ang team ng New York Knicks, team ng Dallas Mavericks, and of course, hindi mawawala itong team ng Los Angeles Lakers. Dahil din kasi mga idol, napaka-solid na player nga nito ni Malcolm Brogdon. Alam nyo ba, silang dalawa lang ni Jimmy Butler ang nag-average ng 19 points, 5 rebounds, and 5 assists with less than 2.5 turnovers per game. Ibig sabihin niya mga idol, very efficient nga itong si Brogdon pag hawak niya ang bola. Mas malaki nga ang tsansa na umiscore nga siya mag-assist kesa nga i-turnover niya ang bola, kagaya ni Jimmy Butler. Kaya nga mga idol, perfect siya sa isang championship contending team dahil mas marami nga ang kanyang magandang ginagawa kesa sa pangit sa basketball court. At sa ating panghuling balita na nga ay pag-usapan natin itong si Kevon Looney dahil ang Charlotte Hornets pati na rin Sacramento Kings ay interesado ngang kuwanin si Looney mula sa team ng Golden State Warriors. Free agent na kasi itong si Kevon mga idol at matapos nga ng kanyang napakagandang performance nitong nakaraang playoffs ay siguradong gugustuhin nga siya ng ibang mga NBA team. Kaso ang problema ay gusto ba sila ni Kevon Looney? Malabo nga mga idol na umalis itong si Kevon dito nga sa team ng Warriors. Dito na siya nagumpisa, nanalo na siya ng tatlong championship at sigurado rin naman nababayaran nga siya ng team ng Warriors sa deserving niya na kontrata. Kaya't sino nga ba naman ang aalis mga idol sa parang perfect situation na ni Kevon Looney sa Warriors? Naglalaro siya, solido ang kanyang minuto, nananalo pa sila ng championship, tapos solid din ang binabayad sa kanya. Sino pa ba mga idol ang aalis doon? Sa tingin ko, wala na nga. Kaya nga mga idol, maaasahan natin na si Kevon Looney ay muli ngang nasa lineup ng Warriors next season.
Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!